napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin, Diyos. Narito po kami, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, O Diyos, sa lahat ng ginawa po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na pinadama, pinarana sa bawat isa sa amin. Lord, tunay na karapat dapat ka tumanggap ng papuri, pasasalamat. At kalangatian, Panginoon, kaya ngayong umaga, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng kabutihan ginawa mo po sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Karapat dapat ka tumanggap ng parangal, O Diyos. Ngayon pong umaga, Panginoon, kinikilala po namin, O Diyos, na patuloy na kung wala ka, Panginoon, wala po kami. Wala po kami magagawa. Ngunit salamat sa kaloob mong buhay sa amin. Buhay na mayroong kaligtasan. Buhay na masagana. Buhay na kaaya-aya. Pinagkalooban mo na kami ng buhay na nagtatagumpay, Panginoon. Kaya po nung nakaraang taon, ayoko po ang magpahayag ng mainit na pagtanggap sa bawat isa na narito, nakikisa po sa pagdiriwang ng 25 taon na pagkatatag ng Cathedral of Faith Christian Ministry. So, ang Cathedral of Faith Christian Ministry po, mga kapatid na minamahal, ay natatag po noong September, August 29, 1991. At tunay na ang mga pastor na nangunguna rito ay nagkaisa na magtatag ng isang iglesia upang ipakilala ating Panginoong Jesucristo bilang nag-iisang anak ng Diyos na makapagliligtas sa lahat ng mga tao sa kanilang mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Puri ng Diyos. So, ang layunin din po ng Cathedral of Faith Christian Ministry ay ipadama sa pamamagitan po ng pag-ibig at pagmamalasakit sa bawat isa na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon at maging yung mga mananampalataya sa ating Panginoon, ano, at bawat isa na makabilang dito ay maging miyembro ng isang malaking sambahayan ng ating Panginoong Diyos. So, nais ko pong sa umagang ito ay kilalanin at tanggapin ng mainit na pagtanggap ang atin pong mga kapatid sa Panginoon, ang mga kapatiran mula sa iba't ibang churches ng Cathedral of Faith Christian Ministry at doon din po yung atin pong mga kaibigan na ngayon lamang nakadalo sa ganitong gawain. Thank you.
Lahat ng pangyayari ay alam ng Diyos, may kapahintulutan ng Diyos. Amen. So, ang ating pong panauhin tagapagsalita, mga kapatid, ay siya po ang Presidente and Dean of Academic Affairs ng the Master's Theological Seminary na nandun po sa Dasmariñas, Cavite. At siya nga po yung siya po yung aming professor sa theology nung aming po ikumuha nito doon sa Los Baños sa doon po ginanapyan sa church ni na Bishop Hermie Malabanan. So kaya po kilala ko siya and from time to time nagkakausap po kami via cellphone or sa internet o sa ano, sa Facebook. At muli ng Diyos, sa pagkakikilala ko po sa kanya, siya po ay napaka... Nung una nga po, sabi ko, mukhang hindi pala imig, eh, mukhang, alam mo na, eh, bishop at saka doktor, doctorate, at saka teacher pa namin. Sabi ko, medyo parang pinis na pinis yung ano, no? Yung pagkatao talaga, parang matatakot ka, no? Diba? Pero nang magturo na po sa amin, eh, napakalumanay at makikita ho natin yung kasi marami po akong kilala. No? Marami po akong kilala ng mga bishop. Alam nyo, naglipa na mga bishop dito sa Pilipinas, pero yung kilala kong bishop po, marami akong kilala, pero minsan hindi ko maintindihan. No? Pero ito po ang ating bishop na ito ay talagang malumanay siya, yung very cool siya. No? At, by the way, siya po ay taga Dasmariñas, Cavite. Okay? And meron pa akong meron akong ibabalita pa rin dito bago po talaga siya kilala ang pangalan niya. Dahil nga po siyang presidente at national director ng the Master's Theological Seminary na nag-o-offer po ng BTH or Bachelor in Theology at saka po ng Masteral at saka ng Doctorate Degree sa buong Pilipinas po, no? And naalala ko, meron nga kaming kaklaseng Koreano, si Reverend Jang, at mukhang gusto rin yata siyang dalhin sa Korea. Alam nyo, maganda samantalahin natin. Gusto pong i-announce ito bago ko siya talaga lubos ay pakilala. Sinabi ko na sa kanya, inunaan ko na, meron kasi daw siyang kaibigan na Amerikano na sinabi sa kanya, maghanap ka ng estudyante, 50 every month ba yun? Every month or every other month? 50 estudyante, tuturuan mo yan about theology at siyang bahala sa paggastos. Isang Amerikano po yun. Kaya I grab the opportunity and sabi ko, we will have this in San Pablo. Kaya po mag, yung mga tinuturuan ko dyan, yung mga magpapastor to be, no? Yung mga estudyante ko, yung 8 estudyante, papapasukin ko po at saka yung mga pastor natin. And sino man dito ang gustong mag-aaral ng theology para lalo pa ho tayong, alam nyo, hindi para lumaki ulo. Para po lubusan natin makilala ang ating Panginoong Diyos at ganun din po, malay nyo, maging member kayo ng faculty. No? Now, sabi ko nga, I will go to Qatar this coming September 22 para po magturo doon and dadaling ko rin po ito, introduce ko ito doon sa pinakang bishop ng Qatar para alukin sila ng pag-aaral sa theology. So, without much ado, gusto na pong ipakilala sa inyo ang ating pong panauhin tagapagsalita. Wala pong iba kundi po si Reverend Bishop Celso San Jose. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos sa buhay ni Bishop.
Theological Seminary and St. Paul of Tarsus Graduate School of Theology, the Evangelical Council of Independent Bishops of the Philippines, at saka the Master's Church in the Philippines, ay binabati po namin kayo ng inyong 25th anniversary. I was so excited when I was informed that I will be your speaker. For me, this is a great opportunity that I can share to you for us to grow in the grace and in the knowledge of the Lord. Being a Christian, ang pagiging Kristiyano po ay hindi period, no? Ikaw ay ma-born again, hindi natapos doon. Doon nagsimula. Okay? Doon nagsimula. Sa ngayon, you spend 25 years of your life serving the Lord. And that's good news. Okay? Until now, kayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon your service will not be in vain. My good and faithful servant, just because you continuously serve the Lord, it is the will of the Lord to pay. It is the will of the Lord to give you reward. I remember, sabi sa Revelation, I'm coming soon and my reward is with me. Wow! You know, at my age, I was already 65 years old. But in spite of spending my time in my room, okay, I decided to pray and say, Lord, give me more 20 years para mabigyan ng edukasyon ang mga pastor at ang mga Kristiyano. Ngayon po mga kapatid, no? Dati po ang aim ko mga pastor lang, exclusive tong edukasyon na to sa mga pastor eh. But this time I open it to a, because I remember R.C. Sproul said, every Christian, every born again must be a theologian. Amen. Kasi inakatake tayo eh. Ang dami reliyon ngayon, hindi mo na alam kung ano ang tama. Kaya nga, I am inviting you to join our crusade to educate not only the pastor, as well as you, those who are interested. Because God gave me a man who said that you just go on teaching, I'll be the one to handle the responsibility of the tuition fee. I tell you, I was so excited dahil dito. Okay? So today, let me start. Bayan niyo pong magsimula ko, kasi I was informed that your goal, that your theme is, ano yan? Devotion for multiplication. Huh? Devotion for multiplication. Yan po ang inyong theme at ako'y natutuwa. Okay? Biro niyo mga kapatid, for 25 years, halos mapuno na ang theater na to. Okay? It is not because exclusive ay gawa ng pastor yan. No, it is because of all of you. You let yourself to be used by God in reaching others. It was only initiated by your pastor. Ang pastor ninyo ang nagsimula, but I thank God for all of you who have a strong legs to walk at sharean at ito ang resulta niyan. Okay? But in spite of this big crowd, you see, you have your goals. Still, you have your plan. And it was God who put that plan goal in your mind. Without that, kapag wala na po tayong ginugusto, wala na tayong goal, aba, manghihina tayo niya. Kaya nga, when I was told that I will be the speaker, and then I asked, what team are we going to, you know, to use to strengthen, to encourage the brethren? Ang sabi niya, devotion
or multiplication. Gusto nyo talagang dumami, ha? Amen ba? Kanina pa nire-reklamo to, eh. Tinawag ni Jesus si Lazarus. Lazarus! Come forth! At yung patay ay nabuhay at lumakad. And then ang sabi ng Lord, remove the grave cloth. The reason mahina ang boses ninyo, mukhang may grave cloth kayo. Ha? Handa na ba kayo sa mensahe? Biglang nawala. So pag-aaralan po natin yan sa The Book of Acts. Ang Book of Acts po ay history. Okay? Wala siyang masyadong utos, but the Bible showed the Book of Acts is the Act of the Apostles. Meaning to say, yan po yung kilos ng mga apostol ni Jesus. Okay? Ang una po kasi nagpalaganap niyan ay yung kanyang mga apostles. And then it follows hanggang sa dumating sa atin niyan. Okay? So makikita mo, we are moving the earth upside down. We are shaking the earth through our messages. We are moving the earth because we are using what God has commanded to the apostles. So then the Book of Acts is a very print or the very picture of the church. Kaya ngayon po natin babanggitin yan, mga kapatid. Titignan natin. Sabi nga, change has come. Ayos pa. So, yun o. Ang inyong pastor, sabi ko sa pastor ninyo eh, nandaw ko na ba pastor? 55. Wow! 55, still strong. Okay? Still strong. You are so much very blessed. Because your pastor, though nasa 50 na, is still strong and kicking. Amen. Now, let me share with you the gospel. And you listen very carefully. I don't want you to caught sleeping. You might see my Bible flying over you. Kaya lang hindi natin nakabutin to. Okay, ito po. Nasisilo ako. Pero okay lang. So, kinausap po ako ng ano, ng inyong senior pastor. Sabi niya, Bishop, I'm sorry for inconvenience. Medyo mainit. Sabi ko, kapatid, mas mainit sa impyerno. Kaya okay lang itong ganito. Ito ang tinatawag na air-conditioned impyerno. So, nagagalak ako. Yan o, basta magkakasama tayo, okay lang eh, di ba? Okay lang ako. I was really happy. No? Nakasama ko yung long-time friend ko. Yan o, yung inyong senior pastor. One of my brightest students. Titignan yung ganyan yan, doktor yan. Kaya nga sabi ko, you know, bihira lang ang mga pastor na ganyan kasi marami at my age na, 34 years na po ako sa ministeryo. Ang estudyante ko po umabot na sa mga 7,000 na pastor. Pero hindi ko na sila nakikita ngayon, you know. Ano na sila? They mount up with wings like eagle. But you know, sometimes you have to look back and remember those days. So I was really excited when I was invited by your senior pastor. Sabi ko, for sure, I will come. Nanghiram ako ng sasakyan. Nanghiram ako ng buti na lang, magaling magmaneho itong aking asus eh. Ito po ang text ninyo. Like now, listen. Ang sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Take note. Apostles' teaching. Okay. Sino ba yung apostles? These were sent by Jesus Christ. These apostles.
Okay? And then, sabi ko lang, they devoted themselves to the apostles' teaching. So, yung teaching, very importante yan eh. Okay? That's why I thank God for my gift. I'm a pastor teacher. Okay? Nagpapasalamat ako kasi, paano palala ko kung di ka tinuturuan? Amen. Di ba? You start to the truth, but you end up sa mali. Why? Because you don't study. Ang sabi ng Lord, study to show yourself approved unto God. Without studying, there's no approval. Amen. Huh? Without studying, you're not a good workmanship. Without studying, you will wrongly divide the word of truth. Without studying, you will become a godless chatter. Ano ba yung godless chatter? Maingay ka lang, pero you don't. Wala kang laman. So they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. Okay? Yeah, thank God sa mga pastor, nagsasama-sama kayo. Okay? Nagbibigayan kayo ng lakas to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at many wonders and signs performed by the apostles. Ang apostles mo dito, mga kapatid, hindi po yung apostle na kumakalat ngayon dito sa Pilipinas. Madami apostle ngayon eh, 5. Hindi po yan ang sinasabi dito, yung apostle dito, the 12, kasama po si Judas diyan, kaya lang, he squandered his calling, he squandered his gift. Okay? But I thank God for the great apostle Paul, whom God called, nung tinawag siya, ni Jesus. I tell you, nagbago ang pananaw niya sa buhay. So the intention of the teaching of the apostle is for us to have some illumination of the mind. Yes. Alam mo mga kapatid ngayon, pag hindi ka matalino, mapapahama ka. You must have that sanctified common sense. Amen. And divine sense that comes from the scripture. Kaya nga, you know, it is very timely when I met this guy, Apel Ang, who told me, okay, you're gonna do the teaching, I'll gonna do the paying. Is that a good partnership? You teach, I pay. Yes. Kaya kapag hindi nyo ito gindra, ay nakakatakot. Okay? Study to show yourself approved. Unto God. And then ano sabi niya dito? They sold properties. Tignan niyo ito ha. Wow, meron pa kaya nito? They sold properties and possession to give to anyone who had need. Wow. Meron pa kaya nito? Nagtutulungan ng iglesia. Nag-aabutan ng pangangailangan. Kapatid, ano pa? Wala akong ulam. Eto, kain ka. Kapatid, wala akong baro. Eto! I mean, nag-aabutan sila. That's the sign that these people are really born again. Listen! Lahat ng pinili ng Diyos ay born again. Amen ba? Ay pinili ng Diyos. Maraming fake. I like those who, you know, choir na dito kanina. They sing songs, great songs. But that's not good enough. That's not good enough. Kailangan. Kasi ang Kristiyano, hindi lang kantahan to. Hindi lang fellowship to. Hindi lang raising of hands. Hindi lang hallelujahs and amens. No. It's not good enough.
it is life. Yes, yes. Na nakikita kahit na wala kang ginagawa, nakikita sa iyo ang buhay ng isang bagong tao. Kamukha ngayon. Sabi nga ng isang butihing senador, si Dick Gordon, matagal na akong mayor ng Olongapo. Marami ng presidente ang dumaan sa akin. Pero wala akong nakitang presidente natin ngayon na sa 30 araw lamang, ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas. Yun ang sinasabi natin, tako. Yun ang sinasabi natin, malakas. Ang Kristiyano kailangan masigit kay Duterte. Sabi ni Duterte, change has come. Sa atin hindi, nung nabuwan tayo, nagsimula na ang bago. Hindi lang nasusustain. I will continue. They broke bread in their homes and are together with glad and ate together with glad and sincere heart. Okay? And then, ano sabi niya? Praising God and enjoying the favor of all people. Wow! Biro mo yung mga tao nag-enjoy, nagkakaroon ng pabor itong mga Kristiyano na to dahil nakikita sa kanila enjoying the favor of the people. And then, ano sabi niya? And the Lord added to their numbers, to their number daily, those who are being saved. Wow! Diyos mismo nagdagda. Hindi sila ang nagdala sa church. Diyos mismo! Sapagkat kitang-kita ng mga tao ang pagbabago ng mga leaders na to. And this is your team. Devotion or multiplication. Ano ba ang ibig sabihin ng devotion? Ang devotion po ay faithfulness. Ang devotion po ay loyalty. Huh? I've been a victim of so much unfaithfulness. Marami po akong tinuruan ng mga Judas at Dimas. They loved this world and they deserted me. Yung iba pinagbili ako. Yung iba pinagkakitaan ako. But for me, it's just fine. It's part of my experience. I should grow with a lot of experience. Kamukha nito, it's experience. We are learning from our experience. Okay. That's why some negative things happening to you develops your patience. It adds life to your soul. Hindi kayo lalago ng walang problema. Hindi kayo lalago ng maraming pera. Nakita niyo ba lumago si Dilima? I'm sorry. Nakita niyo ba? No, money will not make you grow. But if you undergo trials, problems, then you will grow. Meron po akong sermon eh. Great blessing for your great problem. Hindi lang natin sinasaliksik ang Bible. I tell you, kapag may problema ka, ang laki ng pagpapala mo. Kasi those problems were treated negatively. We so much internalized problem. Tinitignan natin mabuti yung problema. Hindi mo tinitignan yung dala ng problema. Hindi mo tinitignan yung pagpapala na nasa likuran ng problema. Kasi lagi ka nakaharap sa problema eh. Tumingin ka sa likod. Pero hindi natin pag-uusapan ngayon yan. Ang pag-uusapan natin ngayon na sa binasa natin, mga kapatid, no? Okay. Ah.
great blessings demands what? Great responsibility. Pag dumami kayo, responsibilidad niya. Okay? Kaya nga, you know, marami kong mga churches before, siguro mga 13, that's why I was with the division. But later on, as I grew old in the ministry, I started to abandon the churches. I told my ashes, saying, okay, you will be the senior pastor of that church. Slowly, and then I stayed in Cavite just to pastor a little church composed of 30, 40 senior citizens. What arrested my intention today is to equip those little children to impart wisdom to them, for them not to be tossed to and fro in this world. Magulong mundo natin, kapatid. Not unless you become strong. Not unless you become strong. Not unless you are filled with God's promises. Not unless you are filled with God's word. I tell you, hindi kayo tatagal sa malupit na mundong ito. Mabagsik ang mundo. Pero mas malakas ang presidente, ay ang Panginoon mo. Amen. Presidente tuloy. Mabagsik kasi ang presidente natin. Ano sabi ni Jesus? Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Now, what must be in us as we pursue multiplication? Anong dapat sa atin? It's not only talk, talk, talk. Okay? Sabi ko nga, saan pa nakalagay ang knowledge? Saan nakalagay ang knowledge? Dito. Saan nakalagay ang wisdom? Nakalagay ang wisdom sa paa. As you apply the knowledge, it becomes wisdom. Listen. Itong ibibigay ko sa inyo, mga kapatid. Kailangan makita sa inyo to. Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi natin, and the Lord added to the church. Why? Because those people sit down with the apostle, listening to their teaching. They grow, they grow, they grow. They apply the words. When they apply the words, no longer you don't have to go and, hey, Jesus Christ is Lord. No, as you continue to apply the character of Christ in you, people will come. People will come. Hindi mo na kailangan ng ano. Hindi mo na kailangan ng ano. But you still have to evangelize. But the most important is the way you live. Marami po akong ina-advise sa yan ng mga presidente ng kumpanya. Sabi ko, a lot of pastor, but naman, mukhang sa akin kayo nagpupunta. Why? Because, bishop, magkasama na tayo, bata ka pa. You're only 28. Magkasama na tayo. Okay. Still now, until now, the attitude that you have is still intact. Why? Because I am conscious of my God in His word. I apply. Now here are the times. Listen carefully. Okay? What must be in us? What must be in us as we pursue multiplication? Okay? Ang number one na dapat na sa'yo ay transformed integrityness. Kita mo yung integrity, kaya they gave papers. Okay? Ibinigay ng tao yung pabor sa kanila. Why? Kasi kita ang integridad nila. Ngayon, mga kapatid, maraming Pilipino
bilang Christian na walang integridad. There yes means no, and there no means yes. Ang sabi ng Bible, your yes must be yes, and your no must be no. Ngayon, nakikita ba natin ang mga ano? Kaya nga ako, tahimik lang ako. Tama yung sabi niya, I just, pag ako'y nakilala mo, I just keep my mouth shut. I don't talk. Sabi kasi sa Bible eh, maraming salita, maraming kasalanan. I don't talk. I just observe. I will just observe you. The way you speak, the way you act, and the way you show your integrityness. We must transform. Ano ba yung transform? Pagpagbago ng ating katauhan, ng ating integridad. Nakakalungkot, marami pong ganyan. Kaya nga kapag intact yung integrityness ninyo, mga kapatid, yung kapitbahay ninyo, makikita yun, tignan mo si sister. Yan ang gustong-gusto ko niya si sister. Tignan mo, kung magsalita siya, pag sinabi niya, oo. Tignan mo yung kanyang pamilya. Tignan mo, kasi karakter to eh, we are doing what we talk. We are walking what we talk. So, integrityness ay kailangan natin. Kung hindi ko nakita ang integrity din yung pastor, makukumbita ba niya? Sabi ko, ma'am, kapag ikaw ay pastor ng may integridad at kinumbida ka ng pastor na walang integridad, tumataas yung pastor na walang integridad. At yung pastor na may integridad ay bumababa ang kanyang integridad. Entindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kasi sumasama ka sa ganun. You have to degrade him. You have to separate yourself. Because those attitudes were so contagious. Nakakaawa yan. So I thank God. Nakita ko ang integridad ng yung pastor. Kasi kung walang integridad si Doc, wala kayo dito. Okay? Are we possessing this kind of attitude? Ang sabi nila kay Jesus, we know that you are a man of integrity. And those integrityness have been imputed, nilagay sa atin when we got born again. When God chose us, He imputed that integrityness in you. Amen. And it must be sin. Amen. Ako po ay nagamit sa pastor, mga pastor ng GMA. I spent 3 days teaching them. And naniwala ko sa kanilang mga magagandang pananalita. Nung pagtapos nung makagraduate na, wow! Hallelujah! Sana i-implicatory prayer ko kayo. But just because the love of God is still residing in me sa mga ginawa niyo, pabayaran niyo yan. It's just a matter of time. Sa inyong Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal, galinga, ganti Panginoon sa inyong pong biyaya na patuloy na pinagkakalob sa amin na walang sukat o Diyos. Kaya naman, patuloy kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa tagumpay, Panginoon, sa gawain po namin ito. Salamat sa lahat ng mga ginamit po ninyong Panginoon na mga naglingkod sa umaking ito. Ang worship team, Panginoon, pero din po ang mga ushers. At
Higit sa lahat, O Diyos, sa mensahero na ginamit po ninyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mensahe na kanyang binahagi na tunay na patuloy ito'y nagbibigay hamon sa bawat sa aming Panginoon. Na kung paano nga kami patuloy na maglilingkod pa sa inyo. Kaya naman ang dalangin, Panginoon, na tunay nga po na ang kaganapan nga ito sa buhay ng bawat sa amin ang siyang patuloy na mangyari. Na bilang kami ay mga tinawag po ninyo, bilang mga hiniram po ninyo, Panginoon, upang kami maglingkod sa inyo, na patuloy nga mag-isipin asin at ilaw na sa tingkang ito, at siyang patuloy nga po na makita ang liwanag, makita ang lasa sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy ninyo pagpalain ang bawat isa, maging sa pagkain, Panginoon, aming tatanggapin, ay ito'y patuloy pagbigay ng kalakasan sa aming mga katawan na patuloy hindi magagamit namin sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat ng ilang Diyos sa iyo po ang lahat ng aming pagpuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Cathedral of Faith, Maine. Then susundan po ito ng natatanging bilang na muli mula sa Chaong Cathedral of Faith.
42 to 47. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse 44. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. Verse 46. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Let us pray. Dakilang Amang makapangyarihan, ito po ang kumukontrol ng panahon, ng oras, at ng aming destiny. Itinangda mo, Panginoon, na bagaman kami po ay naghimbita ng isang Amerikanong mangangaral, hindi po nangyari sapagkat sila po ay na-stranded sa San Juan hanggang ngayon. Panginoon, ang kalooban mo ay minsan hindi ho namin naiintindihan. Subalit dapat po namin maunawaan. Panginoon, pagpalain mo mga sandaling ito na ang iyong lingkod na magdadala ng iyong makapangyarihang salita. Na ang salitang ito hindi lamang namin mapapakinggan, kundi ito'y magbigay ng tibay ng pananampalataya at ng buhay sa aming mga buhay upang aming gawin ang lahat naming maririnig nagmumula sa iyong mga salita. Pagpalaan mo yung lingkod, pangunahan mo bawat isa, pagpalaan mo maghapon ito. Ingatan mo yung aming speaker, na kung siya po'y dumating na tapos na, ang kalooban mo lamang mangyari, Ama. Maraming pong salamat, binabalik po sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos! Ako po'y nagpapasalamat dahil ang Cathedral of Faith, 25 anos na. Natatanda ko pa, 1991. Alam na mga kasama kong pastor at yung mga original na miyembro kung paano nangyari, but hindi ko na po elaborate lahat yun. Mabuti talaga ang Diyos. Ang inyong pong lingkod, hindi ko akalain na ako na isang simpleng tao lang ay tatawagin ng Diyos bilang isang pastor sapagkat sobra akong mahihiyain. Hindi ako makaharap sa ibang tao. Pero sadyang mabuti ang Diyos sapagkat ang Diyos ay marunong bumago ng tao. One of the greatest purposes of the church is to be rooted and founded and dedicated to the truth, God's holy word. And finally, we see Paul here telling us that we need to be full of love. The purpose of the church is to be full of love. Look in verse 16, 15 and 16 again. Sorry. Listen. Instead, we will hold to the truth in love, becoming more and more in every way like Christ, who is the head of his body, the church. Under his direction, the whole body is fitted together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Ministry Barangay San Lucas 1, San Pablo City, Laguna presents this plaque of appreciation to Reverend Dewey Bland in sincere recognition for his valuable contribution as guest speaker of Cathedral of Faith Christian Ministry in its 25th anniversary celebration. Given this 28th day of August in the year of our Lord 2016 at Ultimate Cinema, San Pablo City, Laguna. Signed, Pastor Joselito B. Reyes, Cathedral of Faith Secretary,
and yours truly, Pastor Regaldo Almanza, Senior Pastor of Cathedral of Faith. So, this is yours. And bless you. Yes, and also, we would like, alam niyo po si, for all you know, for your information, I've been working with my, the husband, my friend, the husband of Pastor Akin, Pastor Hong, for such a long time, for almost 17 years. 16 years we were together, and I had to continue working in Campus Mission for Christ. Sabi ko nga, super alalay of Pastor Akin. So we will give her this plaque of appreciation too. Cathedral of Faith Christian Ministry, Barangay San Lucas 1, San Pablo City, Laguna, presents this plaque of appreciation to Reverend Kim Sungmi, CMC President, in sincere recognition for her valuable contribution as a missionary, friend of Cathedral of Faith Christian Ministry in its 25th anniversary celebration. Given this 28th day of August in the year of our Lord, 2016, at Ultimate Cinema, San Pablo City, Laguna. Signed, Pastor Joselito B. Reyes, Cathedral of Faith Secretary, and signed, Pastor Regaldo D. Almanza, Cathedral of Faith Senior Pastor. God bless you. Can we take a picture together with the pastors? Read this to you. Cathedral of Faith Christian Ministry, Barangay San Lucas 1, San Pablo City, Laguna. This plaque of appreciation is presented to Pastor Lorenzo G. Tolentino Jr. in recognition of his relentless pursuit for excellence to fulfill the task of a ministry of a minister of the gospel of our Lord Jesus Christ. Given this 28th day of August, in the year of our Lord, 2016, at Ultimate Cinema, San Pablo City, Laguna. Signed, Pastor Pastor Joselito B. Reyes, Secretary, Board of Trustees. And then, signed, Pastor Regaldo D. Almanza, Senior Pastor, Chairman of the Board of Trustees of Cathedral of Faith Christian Ministry. Pastor, praise the Lord. And then, I would like to thank ang ating pong mga pastor na palagi po nandyan. Nahin natin yung medyo malayo-layo kay Pastor Arius Valdez ng Tiaong Quezon, ng Cathedral of Faith Tiaong Bulakin. Talakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor. At ang mga kapatid natin from Bulakin Tiaong, nandyan pa ba kayo? Talakpakan natin ang Panginoon. And also, yung pastor po natin from San Crispin, na walang sawa talaga at alam niyo po, lahat sila ay masisipag. Mga nangangasama ko, our pastor from San Crispin, Pastor Boy Silosa. And ang mga kapatid natin, nandiyan pa ba kayo, mga taga San Crispin, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, sa inyong pakikisa, sa unity. Yun ang tinuro kanina, unity. At habang tayo nagkakaisa, palalo lalo tayong lalago sa Panginoon. Tinatawagan ko akin itong binabanggit dito si Pastor Lito Reyes sa lugar po ng Kabatang, Quezon.
Praise God, palakpakan natin ang Panginoon lang dito pa. Meron pa rin ng mga tigakabatang. Okay? And then si Pastor Roy Ignacio, may mga bubuksan ng gaway and doon sila madidistino. God will open up churches in different places. Because for all you know, I, at the age of 52, my vision is this, my dream is this. God will use us to open up 52 churches in the Philippines and outside the Philippines, even in the other countries. That is my dream before the age of 50. Before the age of 60, which is, I have 5 years more. That is my dream. To plant 52 churches in the Philippines and in other countries. Naniniwala ako ba kayo doon? Do you believe in that? There is no impossible with God. Amen. How sweet that sound that saved. Sumagana sa lahat ng mga mananampalataya. Ganun din po, tinataas namin ang buong pamilya ng iyong mga anak sa lugar na ito. At ganun din dalangin namin sa aming pagtatapos, pag-iwaywalay, samahan mo po kami, Amang Banal, sa aming pag-uwi sa bawat tahanan. Salamat po, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pupuri, karangalan at paghahari sa iyong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.